Hi, this is Elle and welcome to another Budget Makeover. Ang makeover natin today is yung isang banyo dito sa penthouse. Actually, dalawa yung CR dito. Yung isa sa master bedroom, tapos yung isa yung common CR natin. Yung sa master bedroom, matagal pa yun dahil mas major makeover yung gagawin natin doon. Pero ngayon, finally, natapos na namin yung sa common banyo and yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Since luma na nga tong apartment na to, so yung mga original niyan tiles, as in, okay pa naman actually, pero may mga parts na madumi na. Tapos merong ibang tiles doon na parang medyo outdated na. Pero thankfully, majority ng tiles doon is plain lang, parang light lang na cream, ganyan. So, buti na lang dahil naka-tile siya from floor to ceiling. At least di na namin kailangan baguhin or gawan ng paraan yung mga plain na tiles, di ba? So matagal na namin sinimulan yung project na yan. Simula pa nung first makeover dito sa penthouse. So paunti-unti lang kami nagdagdag doon. And ngayon, ayun na nga, tapos na siya. Sobrang excited na akong i-share sa inyo. Pero bago ko pakita yung reveal, ito yung process nung pag-makeover natin nung banyo. Ito na, kakabit na natin. Actually, nakakabit na yung isa. Ang ganda, yun ang sticker tiles. Actually, extra lang to sa isang project. Sakto lang siya dito. So, na-imagine nyo na. Ay, sorry. Kasama kasi yung ulo mo sa imagination eh. Kapag ka nakaikot na yan ng ganyan, para mataktan yung mas dated na tiles. Papalitan natin ng black. Ayan, yung shower, faucet, bidet. Tapos meron akong hook at saka yung lalagyan ng mga shower stuff. Ayan yung tiles natin. Kasi wala nang chance ng floor. Tignan mo. Ang gross na doon. As in, yung discoloration niya. Ang weird na. Natatapos na yung tiles natin dito sa powder room. Hindi po. Tapos na kaya? Ayan. Alahati na. Lagpas no. Ganda mo! Oh. Hi! Pero titignan lang natin yung height. Kailangan natin tanggalin tong mga to. Ganda. Ganda. Yung mga hindi madinaligan. Hindi. Na-stress lang siya. Dahil sa soil. Cute. Final touch. Ay, anong pa? So, itong bottom kasi, like, ano siya, maroon tile na mukhang andungis na. So, pinaint lang natin ng black para match siya dito. Ayan, oh. Para mas malinis tignan. Finally, tapos na natin tong banyo makeover. Kaya, alika, pakita ko na sa inyo. Banyo natin and nakikita niyo ito lahat, 'di ba? Sabi ko floor to ceiling tile. Hindi na namin binago 'to kasi white na siya. So wag na natin pakialaman 'yan dahil okay naman. Pero ang isang ginawa natin is itong sticker tiles nilagay natin dito sa paikot ng room kasi 'di ba originally meron ditong parang may floral pattern na outdated na ganyan. Hindi siya bagay dun sa vision na naiisip ko. So para ko paano ba yung mabilis na way para matakpan 'yon, ma-modernize 'to. Kaya ayan, sticker tiles, tinakpan natin yung design na 'yon. So ngayon bumagay siya kasi plain lang naman 'to. Parang white lang tapos black. Ang cute niya. Perfect. Tapos before, parang gripo lang ata yung nandito dati. So parang ako, gawin natin mas functional tong space na to. Kaya nilagay natin tong may shower head lang para mas madali. Pwede ka makaligo dito. Mas maging functional tong space na to. Hindi na lang siya powder room. Wala lang, ang cute niya. So basically, parang ginawa natin siyang wet bathroom effect. Dahil maliit nga lang tong space. Tapos dahil nandito yung shower, naglagay tayo dito ng shelf. Panglilagyan ng mga shampoo, sabon, facial wash, kaartehan. So, yan. Tapos, dito naman sa sink area, itong sink na to, ito na yung original sink ng dito. Parang ako okay pa naman, huwag na natin palitan. Pero syempre, in-update natin yung hardware niya. Binili natin tong black na faucet para bagay lahat dito kasi yung shower natin black, ito black. Basta yun yung accent ko dito, black and white, yung feel na gusto ko para dito. Tapos, ito yung mirror ko dati from House of L. Syempre, ang cute niya, di ba? Sobrang love ko nito.
So, inipat ko from banyo doon to banyo dito. And bagay pa rin. And ang isa sa pinaka-favorite kong update dito sa banyo natin is itong floor tiles natin. Sobrang yung cute. Ang ganda talaga. Like, sobrang nakakatuwa siya. So kasi, 'di ba, ayoko nga usually magpalit talaga ng tiles. Gusto ko kung kaya nating i-keep ng mas budget, pero yung lumang floor tiles dito, medyo wala na siyang chance, wala na siyang pag-asa. Sobrang dami na yung stain sa iba-ibang part, mga chip ganyan. So para ako, okay, dito na lang tayo magpasok ng cute na element, pagpasok ng magandang graphic elements. Sure ako na gusto kong design is yung mas playful, yung mas may detail, ganyan. Kasi nga, di ba, halos sobrang plain lang naman itong space na to. So, ayan, nakita ko to and ang pinili ko is yung may black pa rin. So, bagay pa rin dito sa theme nung itong buong room and ay, super love it talaga. Bagay din sa theme ng source, no? Oo nga, nung kakulay ko yung floor tiles. Yeah. Sobrang cute. Tapos, dito naman sa kabilang wall, alika. Dito naman sa corner ng wall na to, dito ko nilagay yung hook. Kasi syempre, gusto ko ng pinakamalayo siya dun sa shower area, ganyan. So, dito magsasabit ng towel, ng damit mo, ganyan. And sobrang useful niya na talaga dahil ito yung halos main bathroom namin ngayon hanggat hindi namin pinapaayos yung master. So, talagang yan yung gamit namin lagi. And black din siya, bagay sa team. Tapos, dito lang sa corner, from ano pa to? From the Tall Tiny House na mga artwork. Nandun yan sa living room dati. Siyempre, ulit-ulitin lang natin. Sayang naman eh. Ang cute-cute nila. Tapos, bagay din siya sa itsura ng room. Kaya, naglagay lang tayo dyan ng konting art element. Dito ko siya nilagay kasi nga, ito yung pinakamalayo dun sa shower area para mas hindi sila nababasa. Kaya, yan yung pwesto niya. Dito naman sa window natin, pinalagyan ko lang siya nitong wood frame para lang may detail. Kasi naalala ko, hindi ko malala actually ano itsura niya dati, pero uneven yung semento, ganyan, like hindi siya ganun kalinis tignan. So para ako, okay, pantay lang natin siya. Tapos, of course, naglagay rin tayo na blackout blinds. Ayun, nadidilim na. Para may privacy dito sa loob. And syempre, dito sa corner natin, sobrang perfect for a plant. And sobrang favorite ko talaga ng mga potos plant dahil madali lang silang mabuhay. And perfect siya para sa mga banyo, actually environment ng banyo. Tapos ngayon, sakto rin kasi katabi niya yung window. So yung natural light, ayan, nakita-kita niya, naaarawan siya. Nakadagdag talaga siya ng buhay sa room, oh. Wala lang, ang cute lang niya. Tapos yung pot natin, black din lang, to match everything. And isa pa sa dinagdag natin dito is itong main light natin. This is from Home Garden. Sobrang yung cute, like may gold, like, ayan. Ah, wala lang, ang cute niya. Yung glass niya, parang medyo gray yung color. Wala, very, nakadagdag lang siya ng glam effect dito sa room, pero neutral lang siya. Tapos yung size niya perfect para dito sa size ng banyo kasi diba medyo maliit lang tong room. Tapos high naman yung ceiling, so perfect na meron tayong drop light dun sa taas. Off na natin yung ilaw. Huli ka naman! Ano ko dalawang palakpak eh. Eh, nung taga-off ko ng switch, hindi. Tapos, dito naman, well, obviously, ito yung toilet, pero pinalitan namin to dahil yung original na toilet, luma na. So, mas gusto ko syempre, bagong apartment, bagong toilet, kaya pinapalitan ko yan. Tapos dito, naglagay tayo ng lalagyan ng tissue na may cover para hindi pa rin siya mabasa dahil wet bathroom nga to. Meron tayong black na trash can din dyan para match sa room natin. Budget makeover natin para dito sa banyo namin and super happy ako sa result niya dahil yung mga ginawa naming changes, maliban of course sa floor tiles, lahat very simple lang na update pero ang cute lang ng impact niya, nakakatuwa siya and of course dahil budget makeover to, ipa-flush ko na lang dito yung total budget natin as in tinry talaga natin siya i-keep ng low budget pero at the same time yung feel and yung vibe na gusto ko ma-achieve natin. So, feeling ko naman na-achieve naman natin and yun, super happy ako sa kanya. Hopefully, nagustuhan niyo tong makeover natin today. Until next time, bye!